Kung si Pangulong Duterte ang tatanungin, mas mainam daw na isang malamarkos na diktador ang mamuno sa bansa kaysa kay Vice President Lenny Robredo. I said you're better off choosing a dictator in the likes of Marcos. That's what I suggested. Pwede man kayong mag-successyo sa constitutional succession. It's Robredo. But she cannot hack it. May binanggit din siyang brother-in-law daw ng Vice Presidente na umano'y protektor ng droga. I stand by my word na the hotbed of kasi yung brother-in-law niya ang nagdala ng drugs doon sa Bicol. Totoo yan. Siyempre, denial. Dati nang sinabi ng kampo ni Robredo na luma at gawa-gawa lang daw akusasyong ito na mga kalaban sa politika ng yumaong asawa niyang si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Naging mainit din ang Pangulo kay Cebu City Mayor Tommy Osmeña. Kamakailan, ipinahayag ni Osmeña ang kanyang pangamba na siya ang susunod na local official na ipatutumba sa gitna ng giyera kontra droga ng administrasyon. Hoy, Tomas Dile Anep. Dili na ni panahon sa katsila, ha? Kanang style ni mong amura kag si kinsa taas kay kamanulte. Yung pagka nga ako kuno, ako protector ng Cebu. Kag makita tag di ko ni mong anak ka ng kayo pagtuong kinsa. Di ganito makasinabot sa itong istorya, tamparasong takas na kang tao. Sa kanyang Facebook post kagabi, sinabi ni Mayor Osmeña na may karapatan ng Pangulo na sabihin ang nais nito. Bilang abogado, bati daw ng Pangulo na may dalawang panig ang istorya, hindi lamang ang sinasabi ng malalapit sa kanya at ng pulisya. Muli ring sinagot ni Pangulong Duterte ang mga patutsada ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison na may malubha siyang karamdaman. Ang discoloration sa kanyang mukha ay dahil lang umano sa hindi niya paggamit ng sunblock. Samantala, sa ikalawang kwarta ng taon, sinabi ng PNP na isa ang Davao City sa may pinakamataas sa bilang ng kaso ng rape. Ito ang naging tugon ng Pangulo. Sila nga, daghang rape ang Davao. Basta daghang kwapa, daghang rape, yun na. May sinabi rin ng Pangulo ukol sa kontrobersyang kinakaharap ngayon ng Simbahang Katolika. Ang pag-iimbestiga halimbawa sa pangmumulesya ng mga pari, maaari raw simulan sa Pilipinas. Ian Cruz, GMA News.